So, recall lang ulit natin sa block shear, no? So, kung paano ba nangyayari yung ating mode of failure. So, sa block shear, again, paulit-ulit, siya po ay combination ng mga ano? Okay, so siya ay combination ng shear at combination ng tension, no? So, kung titignan ulit natin, combination ng shear, combination ng tension. Combination ng shear, combination ng tension. So, basta siya ay combination ng shear at tension. Combination ng shear at tension. At combination ng shear at tension. So, siya pa rin ay tinatawag na block shear, no? So, usually, dapat itetest natin siya isa-isa kung ano ba yung may pinakamaliit na area. Kasi doon siya magiging critical, no? So, bakit kailangan pinakamaliit na area? So, syempre, kung sino yung may maliit na area, so, kapag mas maliit yung area, mas maliit yung area na magre-resist doon sa ating force. So, syempre, mas madaling mag-fail kung maliit yung area. So, similarly, kapag malaki yung area na nasasalo ng ating force. So, ibig sabihin, mas magiging malakas yung ating tension member, no? So, ngayon, dito sa block shear, ang kailangan nating i-consider, usually, i-check natin siya dapat isa-isa. And then, kung sino po yung may pinakamaliit na area, so, yun yung dapat nating i-consider or dapat nating i-watch out kasi siya po yung magiging critical para doon sa ating tension forces. No? So, anyway, to furthermore elaborate our block shear, so, makikita natin na yung ating block shear. Okay, ganito yung magiging itsura niya, no? So, mapapansin natin sa figure na siya ay combination ng shear at combination ng tension, no? So, therefore, kung pressure is equal to force over area at ang sinosolve natin ay nominal load Pn, so, therefore, to solve our nominal load Pn para doon sa block shear, it should be equal din doon sa ating load ng ating shear plus yung ating load ng ating tension, no? So, kung yung ating shear is equal to force over area, so, yung load down natin is equal to pressure multiplied dun sa area. So, therefore, magkakaroon lang ako ng summation ng pressure area ng shear at pressure area ng tension natin, no? So, kung titignan natin, ito yung pressure area para sa shear, ito yung pressure times area para sa ating tension, no? So, kung makikita natin dito sa ating shear, may makikita tayong 0.6, no? So, ano kayang ibig sabihin ng 0.6 na yan? So, ibig palang sabihin ng 0.6 na yan, 60% lang pala ng load yung dinadala ng ating shear. While dun sa ating tension, meron tayong tinatawag na UBS, no? Or universal bullshit. De, joke lang. So, yung UBS natin ay tinatawag nating factor siya para sa ating block shear. So, sabi, yung the factor natin para sa block shear, so, meron tayong gagamitin na 1 or 100% kung tayo ay mayroong uniformly distributed load at meron tayong gagamitin na 50% kung meron tayong non-uniformly distributed load. No? So, ibig sabihin yung UBS natin or yung factor para sa block shear, it's either 1 or 0.5 lang yung pagpipilian natin. No? So, tingnan natin kung ano bang ibig sabihin nitong uniformly distributed at non-uniformly distributed, no? So, let's take this cope beam for an example, no? So, ibig sabihin ng cope beam, so, kung makikita natin, binabawasan natin dito sa part na to para pumasok siya doon sa ating certain depth, no? So, kung dito sa cope beam natin, so, ano kaya yung ating UBS, no? So, siya ba ay 1 or siya ba ay 0.5? So, paano natin siya masasabi na uniformly or non-uniformly? So, dito sa ating example, kung maaalala natin yung ating basic shear and moment diagram, so, usually, kung meron tayong simply supported beam, so, ganito yung ating magiging shear diagram at ganito yung kanyang magiging moment, no? However, we are not interested in this moment diagram kasi ang ating pinag-aaralan ay yung part ng shear, no? So, kung makikita natin, for example, kung ito yung part na iyon, so, kung ito yung part na iyon, ito yung part na iyon, so, makikita natin na yung shear natin would be this part lang, no? So, ibig sabihin, isang diretso lang yung ating shear. So, therefore, uniformly distributed yung ating load. At kapag meron tayong cope beam na meron lang tayong isang linya ng bolt connection, so, therefore, uniformly
distributed yung gagamitin natin. At meron tayong 1.0 na UBS. No? So, paano naman natin makikita kung yung UBS natin ay non-uniformly na? No? So, for example, yung ating coke beam pa rin, meron ng dalawang lines ng ating bolted connection. So, kung titingnan natin dun sa shear diagram, no? So, syempre, kung yung shear natin kanina dito pa ganito, di ba? So, makikita natin dito sa dalawang lines natin. So, syempre, yung shear natin, instead na isa na lang, so magva-vary na, no? Magkakaroon na ng variation dun sa ating shear. So, therefore, non-uniformly distributed na yung ating load. So, our UBS should be equal to 0.5, no? So, yun lang naman yung another important thing para sa block shear. And then, kung mapapansin natin, so yung tensile stress, ang lagi niya ka-partner ay yung net natin, no? So, yung tensile stress natin or yung may rupture, ang lagi niyang ka-partner ay yung net natin, no? So, ano naman yung V? So, area net para sa shear, area net para sa shear, and then yung ANT natin. So, area net para doon sa ating tension, no? So, ngayon, itong nominal load PN natin para sa block shear, so, kailangan pa natin siyang i-compare doon sa ating maximum nominal load. So, ano naman yung maximum nominal load? So, kailangan natin siyang i-compare dito sa ating yield at saka gross ng shear part kung lalagpas pa siya or hindi doon sa ating sinolve na net area. No? So, ngayon, dapat syempre, kung sino yung mas maliit dito sa load na ito, yun yung pipiliin natin. No? So, ano ba yung pinagkaiba ng ating nominal doon sa ating maximum nominal? So, kung makikita natin, ang pinagkaiba niya ay yung yield at saka yung gross. No? So, kailangan pa natin i-check yung gross area para sa shear natin. No? Hindi lang natin basta-basta chine-check yung net area niya. No? So, yun po yung pinagkaiba. And then, kung sino po yung mas maliit dito, yun yung gagamitin natin. So, bakit yung mas maliit yung gagamitin? So, syempre, ang hinahanap natin ay yung nominal load PN. No? So, siya yung critical. So, ibig sabihin, yun yung pinakamaliit na load or pinakamaliit na tension na pwede nating i-apply bago magkaroon ng sira doon sa ating tension member. No? So, yun lang po para sa ating tension members at huwag kakalimutan na ang kapartner ng tensile stress ay net at ang kapartner ng yield ay gross. Okay? To apply for reduction load factors, so paano kaya siya gagawin? So, tingnan natin doon sa ating NSCP 2015.